having the same thought, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Okay. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Pray Lord, masalang po Lord sa inyong mga salita again. Ngayon umaga, patuloy namin po Lord ng topic namin. I pray na pag-uwi na yung Panginoon ay matindihan namin na salamat po Lord sa mga kapatiran. But salamat sa inyo, but kami mga kapatid Panginoon ay na-contribute din. Matod ka rin na, prayer time, you can see Panginoon kung maayos mga yung kapatid, yung mga leads. Nagkakay sa amin, Panginoon, tayo po'y mas mapapabuti. Maraming salamat sa mga nakabalik pa kayo dito, Lord. At ito, matubayan nyo. At makita namin yung example nyo yung hapon muli. Tulad ka rin ng umaga. Ito natin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maka po na po. Papatabi na po yan. Makapapasa ko. Good afternoon na po sa lahat. So, hindi natin tutuloy yung ano muna, joke. Tuloy na lang natin itong series natin. Again, title po nito is Pride and Humility. Part 2 na po tayo. Dito tayo sa meron pa po tayong isang promise. But next po dyan yung mga examples ng humility and then yung paano tayo ay dinedirect. Ibig sabihin, parang inuutusan. Pero parang hindi eh. Medyo ganun. Sino gusto inuutusan dito? Peter lang. Bawal din naman. Pero gano'n kasi ando, ano po yan eh. Kaya may gusto kong gawin ni Laika. Maganda yung mapagawa ko sa kanya. Mag-church ka, Laika. Uutusan ba kita? Pwede, pwede hindi. Depende kasi una, hindi kita anak. Pero, si Jubal. Laika dito ha. So may mga bagay kasi nang hirap iutos. Lalo na yun nga, mabuti naman siya. May sarili ka namang utak. Pag kailangan kang utusan ng especially yung gantong bagay na hindi mo nang pwede pigihin. Pwede mo bang pigihin yung maging humble ka. Diba? Masyadong generic eh. Bago mo applyan muna, naitindihan mo lang, tapos ikaw talaga gagawa niya internally muna and then umamanifest yan muna sa labas. Hindi po ba? Si Jubal? Okay. Tuloy po natin again. Kanina po, tuloy lang po natin yung mga promises concerning humility. Ibig sabihin, by God, yung nagpaka-humble. Pero again, na-context natin, this series is yung sa mga kakapatid. So, the humility ay dapat yan ginagawa mo sa loob at sa labas ng church. But ngayon, nakapokus tayo sa loob ng church para tayo mapabuti. Kaya binasa natin kanina sa Romans, para sa mga kapatid yun. This time naman sa Philippians, ganun din. At ganun din sa Romans, sinong example natin bilang mga mananampalataya. Si Jesus. Ganun din dito, pansinin nyo. Sa Philippians 2, ganun din. So, binitin ko lang yan dyan, ha? Pero, nasabihin later dyan, ang pinaka ating pattern sa pagiging humble and ibig makitungo ng tama sa ating mga kapatid ay ang Panginoong Jesus. Walang iba. So, yun itong pinaka, ano yan, ha? Babalik din tayo dyan later. At this time, balik natin kanina. Sinang wala dito kanina? Si Laika lang. Saka si Ezzy, no? Pakinggan nyo na sa YouTube. Ganda ng banat natin kanina eh. Ngayon, sabi sa inyo, importante every service. Every service. Kasi hindi pwedeng ulitin sa inyo lahat. Para lang sa inyo. Pero maganda sa technology nga, at least, tayo meron YouTube, kung meron stable connection, pwede nyo mabalikan nyo. Pero syempre, may mga na-miss yun kayo dyan. Yung masabi sa announcement, sa Sunday school. Anyway, tuloy po natin. Kanina umaga, bilis lang yung mga points na lang natin. So, may mga pangako sa mga humble. So, nabanggit natin kanina, sinabi doon, it's better to be humble in spirit with the lowly than to divide the spoil of the proud. Ibig sabihin, mas maganda talaga yung maging humble. Ang mga mayabang, may kinakatunguhan lagi yan. At yung iba, hinahangaan yan. At tulad ni, nabanggit kanina si Brother James, si Lebron James, diba? Kasi na may gumagano pag nakashoot. Si yun ba yun? Ay, kahit saan naman yan eh. Kahit sa summer na eh. Yama ka. Carry ba yun? Hindi, dati pa yun eh. Ha? Alam mo, parang si ano, sa panahon pa rin na Jordan, si Shaquille. Ay, ganun-ganun yun ah.
Kaya nagkapakaway yung mga nagka-basketball sa school. Mga gano'n, sure. Yung parang may ginagaya. May yabang, diba? Nakashop lang eh. Eh kasi nga, iba, hindi gano'ng magaling mag-shoot. Diba? Ang hirap yun. Ang hirap ginaan ako. Ito natin, mas maganda na yung maging humble, especially yung mga kasama mo. Mga kasabi natin, kung ikaw, matalino ka or hindi rin, mas maganda na kasama mo yung mga lowly. Then to divide the spoil with the proud, yung sabihin yung mga winner po yan. So parang baliktad siya, no? Pero again, pagdiri namin yung perspective ng Bible, may pinapatunguhan siya, intindihin mo yun actually. And then tingnan mo rin yung mga kinakalagyan, yung mga pag-alo ngayon, bukas, adik na kung saan man yan. Example, basketball, wala rin pupuntahan yan. So anong say-say nun? Ah, mayaman sila. Ano? Sa ginagamit nila yaman niya, sige nga. Mayabangan, mabahay, kasalanan, tapos ang perfect example, last year lang ba yun si Kobe? Ayun, baka pa, patay, wala naman, impyerno yun. Hindi lang magusga, pero yung nasabi, wala naman malinaw na ano nang palataya yun. Ewan ko si Kevin, dami nagsabi mo nang palataya yun. Ang dali kong magsabi kasi niyan. So sana nga, di ba, gano'n naman tayo, pag gusto rin tayo, sana lahat maligtas. Pero, who knows? Kung totoo, no? So sana totoo, pero yan sinabi sa ating ganyan umaga. And then next is yung humility, the fear of the Lord are riches and honor in life. So may pangako rin pala, mga humble, meron din dapat humility at yung may mga humble na meron ding riches. Gusto saan ka pa? So wala kang talo. Okay, so sa ating yan dito, wala na masyadong mayabang dito kasi bawal eh. Pag napansin ko lang yan, diba, totoo na natin. Saka, ayan. Okay? And then, sabi din sa kanina, parang nalagpasan natin ito. Sa Proverbs 29:23. Bilis lang po ito. 29:23. Sabihin sa akin, nalagpasan natin ito. Okay din kanina. Then, nalagpasan natin yan. So, pero parang ganoon din, honor and life, riches, sa 22, ngayon, sa 20. Proverbs 29, a man's pride shall, my master, let it go. A man's pride shall bring him low, but a honor shall uphold the humble in spirit. Okay, so malinaw po yan, ha? Magkabalita lang po yung pride at saka yung humility. So pag mayabang ka daw, sabi dyan, yung pride mo magbababa sa'yo. Obviously, sa ibang passages naman, ang Diyos ang magbababa sa'yo. So pareho lang yun. So regardless, kung alam mo sino yung babasa, ibababa ka niyan. Okay? So, si Jordan pala, ano pa ngayon, businessman na lang siya, di ba? Pero, darating yung malalaos ka rin, hihina ka rin, sana. Anong gagawin mo sa buhay mo ngayon? Yung mga, sa edad namin kasi ngayon, na-observe na natin mga balitang ganyan, ano nangyari kay, yung dating sikat, di ba? Kasi, nasa na ako, 40 na ako ngayon, so yung mga dating pinaparod ko, mga naman yan, mga sa 20 dati sila, ngayon, nasa 60 na yan. So, nakikita ko na kung ano yung buhay nila dati, at ngayon, so yung iba, mayaman pa rin, so what? Ang problema, pag di ka nakakilala sa Panginoon, ano gagawin mo sa kayamanan mo? Wala lang, walang kabagay-bagay, puro pansarili, hindi ka masasatisfied dyan, sabi sa Bible. Those that love silver shall not be satisfied with silver. Gustong-gusto ko talaga yan, gusto ko pa ulit. Gusto nga ako nito, di ko dati, parang masarap magkabagong sakin, di ba? Napagandahin ko kaya ito. Ang daming accessories, hindi mo ubos. Ubos ang pera mo dun sa accessories. Pero hindi natin kailangan ng form masyado. Ngayon, kailangan natin gumatakbong maayos. Kaya ginagamit ko yan. Again, sabihin ko po yung ano, sinodesiri. Pinabad, ganun lang ha. Sabihin nyo sa akin kung marami kayo kailangan sunduin. Automatic na yun. Ha? Okay. Tapos kung saan, okay? Para mabilis tayo kasi medyo nahirapan din ako. Hindi ko alam, magtatansya minsan sa sermon. Kasi minsan, nahapit ko rin. Okay, so yun sa Sunday po yan. Buti si Jubal, taga rito lang, no? Tsaka si Laika. Tuloy natin, so yung sabihin dyan, ganun din, pag mayabang ka, yung yabang-yabang mo, papadamahin ka lang ng Diablo dyan eh. Ng Diyos, sinahayaan ka lang. Alam mo nung di tama yan. Pero bandang huli, malalaos ka, ihina ka rin, malulugi ka rin, hindi ka malugi,
hindi ka sa langit, lugi ka pa rin. At kung sa langit ka man, na yabang-yabang nga sa palagay nyo, kanina umaga, binanggit natin yung mayabang, binangiligtas yan. So kaya, tataka ka kung sabi na ligtas siya, mayabang. So again, sabi nga rin kasi, lahat naman tayo may yabang kung sa degree. Kaya rin niya, i-watch mo, okay? Okay, kaya sabi niya, kabaliktaran, but honor shall uphold the humble in spirit. So ikaw ay kahit, ang hirap naman ito, syunga-syunga naman ito, pero pag humble ka, mayroong mag-aano sa'yo. Ibig sabihin, kahit paano mga tutulad ng alas 3 siya kanyang umaga, basurero lang, kaso wala naman nilolokong tao, edi mas okay na yun. Amen? Okay? Isa yung iyaman mo nga, galit na galit yung tao sa'yo, magkaroon sila ng pagkakataong patayin ka, patayin ka eh. Sino pa yun? Tutuloy lang natin sa nabanggitan kanina yung Isaiah. Okay, ang ganda yung ano natin kanina, pero hindi ko na ulitin. Basta ang ano lang doon is yung mga humble nga, pinapaboran ng Diyos. And then, last. Ito, malinaw po, very famous. Ito po yung verse sa New Testament. Sa Matthew, which is pareho rin sa Luke. Usahin niyo po, ready? Go. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom. Okay, sa Tagalog, yung ba daw nagpapakababa, katulad ng mga batang maliit, siya naman din ay pinakadakila sa kaharian ng langit. So, anong sabihin nun? So, para di tayo magkaroon ng maling pangunawa dyan, obviously, yung mga bata nyo siya makulit din. Pero meron kasing attitude yung mga bata na maganda na tayong mga adults, young adults, kailangan din gayahin, which is humble. Yung mga bata po, pag pinagalitan mo yan, isipin mo, ay, mali yata ako, sige naman, huwag nang gagawin. Yung matanda, ang hirap kausapin. Sinabi, mali yan, huwag mo nang gawin yan. Nako, tatapatan ka pa yun ang dahilan. No, depende nga sa tao. Pero maraming ganun. Tulad nung, yan, sumusolve ko kahapon sana, binigyan ko ng ano ba, paulit-ulit na chance, eh, alam mo na, baka sakali. Wala. Yung isa parang gusto kaso, doon yung mga bangkada niya nun. Kaya ang hirap na may habang. Amen? Amen. So, yun ang gayahin natin sa mga maliit na bata, ha? Hindi lahat ng bagay tungkol sa maliit na bata, pero yung kanilang humility, ha? Sabi dito, greatest in the kingdom of heaven. So, bilang mga soul winner, alam natin to. Sino yung mga madalas maligtas? Madali. Diba? Sino yung bilang bata mayabang? So, gano'n po niya sabi dyan, hindi yung sinabing, oh, bida yung mga bata. Sa langit po, bata ang hari. Hindi sinabing gano'n, ha? Interpret natin ng tama. Obviously, yung mga maliligtas, ang tama interpretation ng gano'n. Alam niya, mga bata, hindi pa mayabang. Ayan. Hindi natin tutuloyan dyan. Pero, this time, yung mga ano naman. Ito kasi sabi ko kanina, yung mga verses po, na tayo ay dinadirect na dapat tayo maging humble. Again, hindi inuutusan, hindi kinocompel, kasi hindi mo pwedeng compel niya. Pero, ganoon na rin, sinasabi niya kang maging humble. So, isahin po natin ito, napaganda nito. Isa natin sa Micah. Isa lang naman yung kinukot madalas sa Micah, ito po yun. Alam niya yan? Ay, basa niyo po. Ready, go. He has shown me, O man, what is good, and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Okay, so bakaya sikat itong verse na ito po, kasi parang sinummarize yan eh. Sabi ba naman dyan? Minsan yung mga sinasabi ng mga propeta ng Diyos, lingkod ng Diyos at ibig ng Diyos, minsan parang nakakalito marami. Well, actually hindi. May mga tayo na sinasummarize yan. Amen? Katulad ngayon, minsan pag nakita ko sa inyo, okay, para lumalalim ako dito, biglang yung iba, hindi na nakikinig, biglang ako isasummarize ngayon para makarelate kayo, balik tayo doon sa ano. Ganun lang yan. So yung Bible, may mga gantong verses, nasinin nyo, napaka-simple, di ba? Kaya sinabi dyan eh. He hath showed thee, O man, what is good. So gano'ng generic yun. Lahat tayo dito, alam mo yung mabuti at masama. Parang si Princess kahapon. Nasabihan ko, parang 8 years old lang. Ilang ka na? 10. Oh. 8 years old, alam na yung masama at mabuti. Ngayon yung 4, hindi pa. Alam mo naman yan. So, ganun daw siya sabi na dito,
Oh, tao, lahat tayo tao. Obviously, yung mga medyo may utak na, di ba? Ano bang sinabi sa'yo? Sinabi na nga, pinakita na ng Diyos, ano yung mabuti? O, anong gagawin mo na ngayon? And what does the Lord require of thee? So, pareho yun. Anong gagawin mo? Anong nire-require sa'yo ng Diyos ngayon? So, alam mo na yung mabuti. Ano sa palagay nyo? E di mabuti, pero binigyan na tayo mga points. Ano yung mga major points dyan sa kung ano yung mabuti? Una, just. Kapag nag-soul meaning tayo, lagi, ako lagi yung ina-emphasize kayo din. Kasi may mga points sa Bible na pwede pag sinummarize mo lang, ayun naman. Sabi ko, merong kasalanan, merong tama, may justice, merong parusa. Okay? Bakit may kailangan parusa? Kasi ganun ang justice. Pag hindi na paparusahan yung may kasalanan, walang kwenta yung law. Ba't ka paggumawa ng batas? Huwag magnanakaw. Eh, nagnanakaw. O, di nagnanakaw. Hindi, may parusa yun. Eh, sabi dito, isa sa mga summary points niya, ano bang gusto nang gawin? May mabuti, ano? Dapat ikaw i-just. Pag sa'yo nagkamali, sige, parusahan mo. Yung tama lang, ha? Kung talagang ginawa ka naman ng mabuti, oh, ano dapat mong gawin? Ginawa ka ng mabuti. Pasalamat, at least. Bata, pero maganda, suklian mo yun. Yung pinakamaganda. And then, love mercy. Hindi ka lang mag-mercy, ha? Love mercy. So, tayo po dito, minsan nakakris tayo, tindi mo na mag-preach, ganyan, ganyan. Pero actually, mahal na mahal natin mercy, pero lalo na yung mercy ng Diyos. Kaya nga, again, ako ang ugali ko sa soul winning na nakabanggit yung mercy. So, bandang huli na rin. Kasi, naintindihan natin yun kasi mahingi tayo ng tawad. Eh sabihin ko, bago tayo patanggapin yung tao, sabihin ko, pray tayo sa Panginoon na siya ay kaawaan. Okay? Kasi ganun po ang kailangan natin. Alam natin, kaligtasan na gagaling sa Diyos minsan. Dapat manggaling sa Kanya. Kahit ano pang galing natin, kung ang Diyos, sa mata niya ay parang itong hindi karapat dapat to, isa ka pa, baka minadalin mo lang yung soul winning mo, tapos maliligtas, ganun. Kaya hingin natin yun, pagkapatawad, and then mercy, especially for that person. Hindi man lang sa atin na may time score, hindi naman scoring yan eh. At least yung taong yung personally, kaawaan ng Diyos. Amen? Amen? At lalo na pag love mo yung mercy, kaya nga soul winner ka talaga. Kasi gusto mo makita, ikaw, kinaawaan ka na ng Diyos. Ibang Diyos, muro ganyan lang preaching. Napansin niyo yung mga hindi soul winning churches. Lord, kaawaan niyo kami. Tama naman, pero alam niyo kung sino kailangan na kailangan kaawa. Sino? More than any other. Hindi yung mga ligtas eh. Yung mga hindi paligtas. Kasi impyerno yan. Malinaw yon. Okay? So kaya, isa again sa summary points. Butante, just. And then mercy. And then mahalin mo yung mercy. Isa mga isapo niya. So win yan ka. Pero ito yung nabanggit. No? Isa sa tatlo. Sabi, walk humbly before, with thy God. Okay? Bukod sa walk humbly, punta din yung point na sabi na, with thy God. Una, kilala mo ang Diyos, kasama mo ang Diyos, pero yun yung points na nga natin, yung ating topic, dapat humble ka. Alam nyo, kahit mga lingkod ng Diyos minsan, kasi kapag pinagpala ka na, yung mayabang din eh. Diba? Sabi kasi, panalangin ko kayo yung DM, no? Hindi magmayabang po. Kasi yan po yan, pumapasok yan. Ginukupa rin yung sarili mo sa iba, parang ano, okay na okay ako ha. Diba? Pag hindi mo winatch yan, ang dami na nangyari dyan, lagi na si Baptist Day. Dami nagsabi doon, godly daw yun. Siguro totoo, sana. Ewan ko ngayon. Siguro dati, sana. Diba, yun ang panalangin natin. Siguro totoo, siguro, ewan ko, kasi natin nagpala din eh. Posible. Pero, i-watch mo yung sarili mo, pag dumating ka na doon sa ganung stick, inukupa lang mo yung sarili mo, parang wala akong galing na sa akin na. Atay ka na. Amen? Kaya kahit ano pang mangyari, pagpalain ka ng Diyos, lalo ka dapat maging humble kasi nga siya nagbigay, pwede niyang bawiin niya. So, very simple logic. Ganun nangyari kay Job, kung alam niyo yun, prinsipyo na yun. Maging humble ka. Okay, so tapos na tayo sa mga, sorry, ano pala tayo sa ano, no? Yung mga parang utos, inuutosan tayo. Sabi dyan, no? Kailangan maging just ka, mahalin mo yung mercy, pero hoy, maging humble ka. Okay? So marami pa to. Tuloy natin. Sabi dyan, sa Luke 14:10. Pag natapos natin ang series na, mas mayabang sa atin. Hindi naman. Okay, napaganda nito. Pakibasa
Go. Remember, Lord, my dear, go and sit down in the lowest room, that when he that great thee cometh, he may say unto thee, Friend, go up higher, then shalt thou have worship in the presence of them that sit at meat with thee. Again, yung mga, minsan yung mga prinsipyo na medyo mahirap itindi, ang galing ng Bible, ginagamitan niya ng parang practical application. For example nga, sa panahon nila, kahit sa atin, may nagsabi sa isang preacher, yun ang hindi ko na sinusundan ngayon, pero natutunan din ako, sabi niya, medyo social yun din eh. So, hindi naman lagi daw, pero pag nakakita daw siya sa ano, parang ako isang base po sa, parang ano lang yung bata, punta sa social na parang basta, minsan may mga training kami dati si Mark ngayon kahit sa Arbos. Parang basta, nakapunta kami ng hotel. Gumamit lang kami ng isang kwarto doon. Pero may break kasi kami, di silip-silip ako doon. Tao dito, hayaman siguro, dito ako makakain. E di yung natuturong kasi isang plate siya, sabi niya, pag nakakain daw siya sa mga ganung restaurant na napakamahal, nag-observe daw siya ganyan. Binibilang niya, ilang kaya yung magpapray dito bago kumain? So sabi niya, halos wala. Wala daw talaga. So ganun din ako, tingin-tingin lang, kaya ba nga niyan eh? Pati parang ng pagkasalita, kaya ba nga niyan? So parang ganun ang ano ng Panginoon eh. So imagine nyo, sabi natin hindi kayo nakakain ng ganyan. Yung kanina, kain lang tayo, di ba? Ito, ordinary lang yun eh. Pag ikaw daw ay inimbitahan, kahit saan, kahit dito sa church minsan. Diba? So, saan ka upo? Na iba naman yung umupo sa likod kasi gusto mong mag-gano. Mong gulo, ha? Dito naman yun. Pero iba po, kahit sa yung mga, nari, yung nakasala, diba, mayroon dyan, ano eh, upuan na para sa mga sponsor, ganyan-ganyan. Mas mayaman siguro, nasa unahan. Eh, Baptist day ulit, diba? So, mayroon daw sila millionaires corner doon. Okay? Pero, kung tayo naman, sige, bayaran sila. Kung tayo, ano daw gagawin mo? Kung merong sa palagay mo, para doon ka sa mga magagaling, sabi natin ganun. Sabi niya, huwag kang umupo doon. Doon ka lang umupo sa idol likuran man niya kung saan na hindi ka pansinin ba? Na pag nakita, uy, nakaupo to sa ito. Ito yung mga hilera ng mga ano eh, mga master's degree. O kaya mga malaki na yung ginawa sa Diyos. Minsan, ganun pa yan. So, huwag daw. Yan ang ano ng Panginoon. Ha? Jesus yung nagsasalita dito. So, kaya sabi niya, kasi daw, pag ikaw daw yung umupo doon sa lowest, kung sa man yan, mas maganda na ikaw yung, uy, ikaw yung aming ano eh. Kilala ko to. Ito ay nakatulong sa Diyos. Kung saan, ganun. Hayaan mong ikaw yung itaas. Hindi mo yun? Kasi daw, pag ikaw naman, umupo ka sa upuan talaga ng mga, sabihin natin, ano, sponsor kung ano man yan, yung mga mataas, ay, huwag ka dyan, huwag ka dyan, dito ka. So, ano kaya sa'yo? Mapapahiya ka. So, very practical, humility po ang ano dyan. Kahit saan po yan, sa, kahit sa kwento, simpleng kwentuhan lang eh. Mapansin nyo kahit saan, kahit mga binatay, di ba? Pagkwentuhan ganyan, ang lakas bumida nung, hindi ko alam bakit, ngayon yung may mga ibang bumibida na gusto lang talaga usapan. Pero iba, yan ang talagang iba, talagang papalabasin yun na magaling siya. May way kasi dyan eh, kung paano mapagaling na, mapagaling. Mapalabas na magaling ka, una, siyempre, dahil yung sinasabi. Now, minsan talagang yung magaling, maraming sinasabi. Kaya again, di lagi, at madalas, hindi mo kailangan gawin yun. So, anong gusto natin gawin bilang mga Kristiyano, especially at magmamature ng Kristiyano? Lahat ng lalabas sa bibig mo, isipin mo agad, may papatunguhan yan. Hindi lang ma-impress sa'yo. Sana ma-bless sila, okay? Kaya nga, sabi din sa atin, be slow to speak, slow to rap, pero now swift to hear. Pakinggan mo muna, gabanat ka na agad eh. Tapos yung pala, di mo naintindihan sitwasyon ng isang tao. Amen? Yan. So, humility rin po yan, yung mga mapag-imbabaw eh. Tulad no, alala ko yung Soriano, banat agad eh, sa ano, the only sensible preacher. Ewan, tinanggal na nila yun. Siguro naman, kasi nasa inferno na yun. Pero, nakakasal, di ba? So, huwag hayaan mo yung ibang umuri sa'yo, sabi din sa Proverbs. But anyway,
tuloy natin ano pa yung kung saan inuutusan tayo or dinadirect tayo o sinasabihan tayo ay maging humble. Still sa Luke, sabi dyan sa gospel pa rin tayo ng Luke. Ito po ay pagkatapos yung mga si James and John ay magyabang, binigyan sila ng lesson. Okay? Ibasa niyo po. Ready? Go. But he shall not be so, but he that is greatest among you, let him be as the younger, and he that is chief as he that doth serve. Okay, so ang ganda rin itong verse ito in many ways, no? So ganito yan. Kahit sa church, kahit sa trabaho, kung saan man yan, sa school. Ngayon, yung mga magagaling, makikita naman ngayon eh, yung sino magaling, di ba? Pero may mga pagkakataon na hindi yung magaling ang napupunta sa taas, kundi minsan kung sino yung, sabi nga sa term na sa amin, ang EPAL, gano'n. At minsan gusto rin ng mga boss yan kasi nga sila yung yung sip-sip sa'yo eh, di bida ka doon. Tama ba? Nabanggit ko lagi sa inyo yung mga kumikita ng malaki sa showbiz. Ang piniplis lang lang yung mga baklang producer. Hindi ibig sabihin kailangan napakagaling mong napaka-pogi mo talaga. Really? Yung mga tsura ng mga yun. Diba? Sige nga. Pogi ba yun? Wala ka mga choice. Yan doon sila eh. Nilagay sila doon. Sinet up sila doon. Kung sino merong platform na yan. Kung sino network yan. Yun. Hindi dahil maganda pogi yan. So, pero dahil piniplis nila yung sinong ano doon, boss doon, sila yung pogi. Kunwari, mabayaran sila. Yan. Pero, so again, hindi ko tinatanggi na minsan talagang magaling din yung iba, kaya nalalagay sa taas. Okay lang yun. Pero, ito kasi, yung setup nila, kung naalala nyo yung kwento dito, 12 sila, eh, ang Panginoon, eh, talaga nakikita nila yung glory, nag-iisip na, di ba, na, okay, kung ang Panginoon ang Panginoon, 12 tayo, sino yung next? Kahit sa kasi yung organization, may ganun eh. Naalala niyo si David, meron siyang mga general, and then yung mga next in line. Okay? So, tama ba yun? Lalo sa tabahan po kasi, kasi the more na malaki taas yung position mo, doon malakas yung presyo, madalas sa hindi, malaki sweldo. So, ganun lang yun. So, talaga mag-uunahan yun sa taas. So, anyway, pero sa church, nakakaasal, no, nangyayari din to. Kaya siguro sinabi ng Panginoon to, alam niyo, isa sa mga napakagandang place sa lupa, itong church. Unfortunately, yung iba, hindi masyado naturuan. Kaya kahit nasa church na sila, again, kahit si Peter, James and John, nagpapataasan. So, ang point to John is, gusto nila, sabi ni James and John, sinabi pa sa nanay nila, nakapain pa yung nanay niya. So, isa pa yung nanay niya. Na nag-iisip na. Ganyan po yan minsan, ha? Kahit doon sa, hindi ko sabihin, ha? Basta mayroon akong absurd na church. Wala niyong ano, ganun din nangyari, sabi doon ng nanay ng isa, ito yung susunod na pasto ha, ganun-ganun daw, kaya nasaro yung pasto. Hindi nito ha. Yung respeto po, ino-earn yan. Ino-earn, hindi mo yung pwedeng paghangaral lang na ako na, ano ka, si ano ka ba? Sino yun? Dalawa yan eh, si Adonai Ija ka ba? Kaya si Absalom. Diba? Ikaw ganun. Ibababa ka lalo ng Diyos. Okay. So sabi dyan, kaya ang kabalik para noon, hoy, gusto niyo maging pinaka, magpakababa ka muna. Especially, hindi yung pakababang syunga-syunga. Ibig sabihin lang yan, sabi dito, young girl, ibig sabihin lang, nagpapakababa ka, hindi ako yung boss ha. Naglilingkod lang ako, ganyan din ba yung mga bata. Supposedly, okay? And sa ibang ano, ganun din sabi din, pangalawa mas malino, and he that is chief, sino yung boss, siya yung dapat naglilingkod. Actually guys, sa mga kapatid, yung pagmati ng company, ini-observe naman nila yan. Ibig sabihin, ikaw yung pinakamagaling kasi nga, ikaw yung naglilingkod, ikaw yung lagi andyan, tabaho, ganun dapat, yun yung magandang pattern. Hindi yung, ay anak ni ano yan, o sige, ikaw na yung next na ano, patay na, walang paalam-alam yun. No? Eh, madala siya pag anak ng mayaman na boss. Walang alam yan, spoiled yan. O, ba't niyo binoto si Magos? Hindi. Ayun nga sa atin eh. Hindi, wala.
Di wala na patunayan, nanalo kaya kawawa tayo ng Pinoy, no? Pero anyway, yung blessing naman ng Diyos nasa mga anak niya, alam niyo ba yun? Kahit nasaan ka, may mga bansa pong kawawang-kawawa sila, mas malala sa atin. Okay? Anyway, so yun ha, ganun din yun, humility yun. Hayaan mo lang na, o napansin ko ganun pag yung gustong pumosisyon, laging ganyan yan. Kahit hindi kailangan sabihin ganyan, kasi lalabas na magaling nga. Bandang huli, kaya magugulat sila, yung isa mas may alam pala, yun na pakinggan yan. Kasi minsan wisdom, lalabas yan eh. Magmamanifest sa sinasabi niya, kahit konti lang sinasabi niya, and then sa action niya. At lalo na pag dumating yung panahon na pinagpala ng Diyos na hindi mo may didi na yun. Amen? Amen. Sana nakakuha natin na magpaka-humble ka lang. Yun ang sabi ng Panginoon, Old Testament, New Testament, the best yan. Next, sa basa natin kanina sa Romans 12, lalakpasan mo na yan, okay? At sa Philippians 2, ganun din. Doon tayo sa James ngayon. James 4. Ay, basa niyo po ulit. Ready, go. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Okay, so ang context yan, again, magkakapatid yun, no? Pero andyan po yung context kanina, sinasabi ko ba kanina pa, yung mga mayaman. Ano ba? Hindi, before pa niya. Anyway, pero dito sa chapter 4, yan ang sinasabi sa mga advice, sa mga magkakapatid, magpaka-humble ka, especially sa harapan ng Diyos, sa bata ng Diyos. Ano yung sabihin nyo? Kasi po, yung iba sa atin, kunwari, humble, pero yung nasa puso pala, mayabang pala. Yan ang siyang niluluto. Okay, ganitong gawin ko. Kunwari, humble ako. Kasi po, ano si po? Kaya yung ano? Napakayabang. Sabi pa naman, siya daw yung representative ng ni Kristo. Ang layo, una, hindi niya alam yung Bible. Pangalawa, baliktad ginagawa niya. Hindi siya ligtas, di ba? Ganun din po yan. Ang dali po niya. Kaya, sa bagay kayo, siguro hindi kayo masyado sa TV, no? Kasi pansin ko yan, eh. Kung na-influensya kayo ng gusto ng TV, wala kayo dito. Pero still, kung sakali lang, no? Na na-influensya kayo ng TV, kayabangan yung mga yan. Kaya problema yan, pumapasok sa churches yan, ha? Pumapasok sa churches yan. Kaya, iwas kayo sa mga ganun. Kaya tayo dito, kung napansin nyo, bihira tayo yung ano, yung mga palabas ba? Ano yung mga palabas? Napanood nila sa showcase, sa libutan, ilalagay sa church. Okay? Ngayon, may music din tayo dito. Napansin nyo, bihira. Kasi wala pala sa Bible niya, alam nyo ba yun? Doon meron sa Old Testament, si David, na ganun siya ng mga singers eh. Pero ano yun, hindi yung pakitang tao. Walang tao, mayroong tao sa temple, rotating yun. Ganun ginawa ni David, napasok yun, di ba? At mangyayari din sa langit yun, mga angel naman, at tayo din. Pero, hindi po yan para sa show, okay? Kaya tayo, tinatsaga natin dito yung mga batang pumanta, natutuwa na ako, at least, kaya nga kayo yung aking ano eh, kayo yung playlist ko, hindi ko po piniplaylist yung mga kung sinong napakagaling pumanta na, ganda pakinggan. Kasi wala sa Bible pala yun. Hindi tayo nutusang makinig sa music. Madalas na hindi, ang sabihin sa atin, ikaw yung kumanta. Pansinin nyo, walang ganun eh. Kung nakikinig ka man, para matuto ka later, in-encourage, ikaw yung kumanta, umawi sa Panginoon. So, it follows na hindi tayo ma-show dito. Okay? So, ano gusto ko sabihin, yung mga, again, nakita ko kasi yun sa, kaya iniwasan ko yung mga birthday, okay? So, sa atin, simple lang, yun na yun. Lalo ako sinabi yung specialist sa akin, sabi ko, walang ganyan ang aasawin ko kayo pag nag-celebrate kayo at meron pa i-dedicate kayo, mas love dyan. Nakita ko kasi yan nung bata ako sa showbiz. Pag meron silang gusto may please doon. Sa ayaw at sa gusto mo, yung birthday bash yan. Alala ko yung mga ganun, kaya siya ganun, kaya sumisikat yung mga yan. Eh, ikaw wala kang magawa sa buhay, nang alaganyan ka lang. Ah, ganun pala si kung ano man niya, kasi mag-celebrate. Puro mga ano yan, pagkakunwari po yung mga yan. So again, hindi ko sinabing lahat ng nagagano'n is gano'n. Pero ang sinasabi ko, malaki yung possibility na ma-lift ka rin. Kasi lagi ka ikaw nakikita at ikaw din naman ay parang nagpapakita ang tao ka. Kasi kailangan. Kasi alam mo yun ang
gusto ng tao makita. Kaya sabi dito, humble yourself in the sight of the Lord. Kasi ang Diyos, hindi yung maluloko. Kasi ako, Lord, ay humble na humble ako, Panginoon. Ako ang pinaka-humble sa lahat. Alam mo lang hindi totoo, di ba? Humble dyan ka lang. Gawin mo lang yung kalooban ng Diyos. Hindi ka nagbibida. Ito, minsan natetempt din ako kasi gusto ko din naman tayo, di ba? Mag-go na by numbers. Pero buti naunahan ako ng mga ano. Sa Facebook kasi yung ginagawa rin mo ito, parang halos advertise nila yung sarili nila eh. Napasin niyo ba yan? Ito may parang maganda, mag-share ng salita ng Diyos, bandang uli, sisingin niyo sarili ng pangalan, and then, support me. Ganyan, di ba? So again, maganda yung mag-support sa kanya. Alamin mo muna kung matalino ka rin, sino susupport mo dito ba, degree. So gano'n kasi yung gusto natin na ayan yung mga discover tayo. Okay? Okay, so in the sight of the Lord, doon ka magpaka-humble. Kasi alam niya kung ano ito. And then, pag ikaw daw talagang humble, ano daw yung gagawin sa'yo? Siya na yung magtataas sa'yo. Okay, marami pong verse na ganyan. Sabi niya, sa'yo nagpapakataas, ay bababa. Sa'yo nagpapakababa, ay tataas. Next po, sa Peter naman. Ako naman, likewise, younger, submit yourself to the elder, yea. All of you, be subject one to another and be clothed with humility, for God resisted the proud. Yung sabi ko kanina. Ikaw daw yung mayabang, pag sinabing resist, kalaban mo ang Diyos. Gusto mo kalaban ka ng Diyos? Kalaban mo, itong gusto mong gawin, aharangan ka niya. Matay ka. Para kang si Balaam. Diba? For God is and giveth grace to the humble. Yung humble naman daw, hindi mayabang. Naglilingkod lang. Mga nabanggit ko kanina. Kaya po, ganun lang po gawin nyo. Maglingkod lang kayo. Darating yung time. Pag God given opportunity na talaga, andyan na, nakita, tapat ka itong taong to, dapat dito. Bigyan natin ng ganyan. Nakita niyo, mas maganda yung ganun, di ba? Kasi pinipilit mo yung sarili mo. Sino ba naman? Ako po! Well, nakikita po, mapahiya ka, di ba? Yung sabihin mo lang, ikaw yan. Ah, ikaw? Sino ka ba? Ganyan. Kung tayo hindi ka nang makakita, hindi ka makitaan ng katapatan, no? Consistency and then everything else. So, yun po yun. Ayaw mo kalaban ng Diyos. So, dito tayo ngayon. Nakailan mo isa po ako? Tayo mo sa sarili ko. Okay, so tapusin natin itong mga general examples of humility. So, kung hindi nyo pa nakukuha, madami po ito. Pwede natin gayahin, dapat natin gayahin. Sino pa? Una po si... Genesis 32. Magandang gayahin po natin ito. Sino yung kasalita? Si Israel, si Jacob. Okay, nagpe-pray siya ngayon. May basa po, ready, go. I am not worthy of the least of all the mercies and of all the truth which thou hast shown unto thy servant. For with my staff I pass over this Jordan, and now I am become too much. Okay, sabihin yung staff, kasi nga si Jacob ay pumakas, okay, malista ka niyang bayan. Dahil ay natakot siya sa kanyang kapatid, kasi papatayin daw siya, no? So, nung umalis siya, ang dala lang niya, isang stop. Patpat, kung ano ngayon, tungkol. Pagbalik niya ngayon, ito na po yun. Ay yaman niya na. Alam niya po ito ni Jay, yung ano ni Brad, sa ano. Hindi, kaya blank ko parang wala, no? So, gano'n, sinong gusto ng gano'n? Marami si Dubai. Alis ako ng San Mateo, ako yung mag-a-abode. Wala akong kapera-pera. Mga ganyan ko ito, di ba? Pagbalik mo ngayon dito, wow! Big time na. Ano, ganun, no? So, nangyayari po yan. So, pero especially kay Jacob, ang maganda, malinaw po sa Bible, no? Hindi siya basta, hindi siya nagnakaw, hindi siya ng daya, hindi siya ng loko ng tao. Kaya siya yumaman, biyaya po ng Diyos. Amen? Nagpabaho lang siya doon, eh, talagang kasama niya ang Diyos. Wow, pinalago siya ng Diyos. So, pero na yung humility niya dito, nasabi niya dito, ako'y hindi karapat-dapat sa pinakamaliit na awa ng Diyos. Kasi nga, loko-loko din si Jacob nung time na yon. Amen? Amen? And of all that to be showed unto thy servant, ito ko tinutukoy din, mga blessing ni Jacob eh. Salamat, pinasa sa kanya yon. Mga Abraham, Isaac, pinasa po sa kanya yon eh.
So nakita niya, natutunan niya yun, nagpatuloy siya. And then pinagpala rin siya ng Diyos. So ganyan po ang number one example natin. Be like Jacob, pag ikaw pinagpala, i-recognize mo naman yung Diyos na nagpala sa iyo. Amen? Kasi isa yan, napakaraming problema. Kahit mga pastor, kahit mga... again, an example ko lang dito, mga sagad-sagad na, di ba? Minsan yung mga pastor pinagpala, salamat. Kasi minsan, parang bukong bibig na lang yun. Kasi ikaw, lingkod ka talaga ng Diyos. Tapos pag pinagpala ka na, anong gagawin mo sa pagpapala na yun? Kung na-request, naaalala mo, ito ay bigay lang ng Diyos. Yayabang mo ba yun? Gagamitin mo ba yun sa, again, sa pabalik sa'yo? Para pakinabangan mo, para magyabang, tapos yung iba, hanga sa'yo, wow, siya yung pinagpala ng Diyos. Tapos, hindi, gagamitin mo yun sa paraan kung paano, bakit nga pinagpala dahil sa katapatan mo? Ano gagawin mo sa maraming pagpapala na ngayon? Magtapat, ano din? Share, pwede rin yun. Pwede rin gamitin mo. Ganun din, no? Gamitin mo sa tama. At yung mga ginagawa mo tama dati, tuloy mo lang. Kasi nasa isip ko po ngayon, ganun yung mga pinagpala na nagtapat dati, ngayon gusto nilang protektahan kung ano yung pagpapala ng Diyos. Hindi na ginagawa ngayon yung dapat niyang gawin. Gusto na lang, ano, gusto na lang wala na ma-offend. Okay? Ganun na lang, wala nang nire-risk. Ganun na lang, dinakalungkot ngayon. So, yun yun. So, kasi yung humble na talagang lingkod ng Diyos, kung ano yung pinanggalingan niya, marunong siyang bumalik, tumingin. No? Again, ginagaya na sa libutan niya, pero ang din nila talaga ngayon, ang dami pong nakikiyan ngayon, nakiki-Lord. Okay, papaloko po. Okay? Eh, sabi ko sa inyo, hanapin nyo muna yung mga quotation. Kung gusto mag-quote ko sa Bible, salamat. Bible na lang mismo i-quote nyo, okay po yun. Baka machamba nyo pa si Joel Austin dyan, kaya si Spurgeon, kaya kung sinong heretic dyan, si Billy Graham. Amen? Next, King David, alam niyo ba, si Saul po muna. Nagpaka-humble din si Saul nung una, okay? Ito yung sabi niya po sa 1 Samuel 9:21, bago siya maging hari, sinabi na ng Diyos sa kanya ni Samuel nga, okay, si Saul ay magiging hari. Sigurado yun, kasi libon ng Diyos yun, sigurado yung propeta siya, established na si Samuel na propeta. Napakinggan siya, magiging hari siya. Pero ang ginawa niya, pakibasa, ready, go. And Saul answered and said, "Am not I a Benjamite, of the smallest of the tribes of Israel, and my family the least of all the families of the tribe of Benjamin. Wherefore, yes, speakest thou so to me." So, ba't sinasabi mo, ihari ako, ako'y mahirap lang, at maliit yung aming, dati kasi 12 tribes, ganyan yun eh. Diba, kinakabisado nyo ngayon sa numbers, diba? Sino yung pinakamaliit doon? Manasi ba? Ano na ba yan? Kasi code po stage pa yan, okay? Sa Judges, mauubos ang Benjamin. Okay? Sa Judges stage, kasi loko-loko din eh. Pinotektahan lang yung mga bakla, kaya kayo huwag niyo pong protektahan yung mga bakla. Amen? Amen. Kaibigan ba yun? Kaibigan mo yun? Sa Judges, munti ka mauubos ang Benjamites dahil yung mga bakla rito, hindi naman lahat ng Benjamin bakla eh. Sabi eh, deliver niya, mga loko-loko yan, papatayin namin yan. There, katribo namin to eh. Sige, kung amoy na tayo, sige, ubos. Mga puta doon. Anyway, kaya ang konti po ng mga Benjamins yung panahon na ni Saul. Pero, whatever reason, pinili siya ng Diyos. Kaya ngayon, maganda yung ano niya. Maganda yung response niya. So kayo, isa-isa sa inyo, kakaroon din kayo ng natawag na break. Okay, magiging successful kayo. Kung nga, si Jamie, mayaman na darating yan. Hindi natin alam. Okay? Si Yesha, ano na? Ano gusto mo? Teacher. Principal na si Yesha. Ako. Ini-English na si Pastor. Pastor, mali yung grammar mo. Ayaw ko na dyan. Doon ako kayo yan, no? Ibuloy. Ang isip ko, nari, yan. Si ano nga, sabi natin si... Ano ba ako? DM, di ba? DM dati, wala kang kwenta. Bulakbol eh. Ngayon, ginagamit ako ng Diyos. Amen? Eh, nasobrahan naman. Doon, nanood ng mga sino ba dyan? Yung ano, si... Yung mga Baptist din na malalaki ngayon eh. Nangarap ngayon si DM, isang araw.
Mega Church. May sarili ako dyan. Iwanan ko na yung discerning word na yan. Ano na ako? Prosperity Gospel. Yumaman siya. Yun. So may mga time na ganyan. Sa una, maganda yung ano mo, humble ka. Pag ikaw na ay, katulad ni Saul din, nung naging hari siya, nag-ano siya, nagyabang din siya kasi talagang kahit ano sabihin niya, may hari ka eh. Mali o tama, sunod yan. So anong gagawin mo ngayon? Sana tuloy-tuloy lang, okay? Katulad ni Saul, katulad ni Saul dati. Huwag natin garaan si Saul nung after siya ay nayabangan na. Next is si David naman. Humble ba si David? Kasi parang lang nga dito eh. Diba sabi ni Saul, mahirap lang ako. Ganon din si David. Alam niyo ba yan? Pero yumabang din. Pero anyway, masana sinabi niya. Nung siya ay... Ako naman, then went David, then King David in and sat before the Lord, and he said, "Who am I, O Lord God, and what is my house, that thou hast brought me hitherto?" So itong tagpo na to, 2 Samuel na to, ano na siya dito? Ito po yung sinasabi na, ito si prophet, ano to? Nathan. So sinasabi na, yun nga, magpapalain ka, lalo yung kaharian mo ay magiging successful, kaya yung attitude ni David, actually bago pa to eh, nung ano pa lang, yung sinasabi na talunin mo yung Philistine, gagawin ka niyang asawa ng anak ng hari. So ganun din siya, parang si Saul. So ganun naman dito rin, nakita niya, wow, parang big break to, parang na-promote to. Ano nga si, yun niya, si Tiesha, biglang principal na, ba't nagkatabi na naman kayong dalawa kayo? Kaya si, ano ba? Stephen, di ba? Hindi pinapansin Stephen kasi nahiyain. Tapos bigla pa lang ano ng Stephen. Ano ang sumo? Malap ka na. Doktor daw. Doktor Fauci ka na. Kahit anong sabihin mo, kahit mali-mali, susundin ka na. Ano gagawin natin? Sana hindi tayo katulad nito. Amen? Katulad ni Saul. Kaya si David po, nagyabang din siya. Huwag natin kalimutan niya. Yung time na baliwala na sa kanila yung tao niya, si ano, pinatay niya si Uriah. Okay, mali, di ba? But anyway, yung time na ito, maganda yung kanyang example ng humility. Next, si Solomon. 1 Kings. Yung sunod lang po yan, nakita niyo. Solomon naman, sabi niya, "And now, O Lord my God, thou hast made thy servant king instead of my father David, and I am but a little child. I know not how to go out or to come in." So in-acknowledge niya, kahit matalino siya na time na to, so hindi pa ganun matalino kasi hinihingi niya yung matalino. Sabi niya, hindi ko alam kung paano ba to. So ganun sana tayo, amen? Hindi tayo yung magmamaroon nung hindi mo nga alam. Lalo niya, kahit soul winning. May natutunan ka lang konti. So natin medyo na kasi solid tayo dyan eh. Pero minsan di pa rin. Kaya si Kuya Jun, sabi niya, hindi ko pa kapisado yan. Okay din yun. Pero yun lang, sama-sama, aral, yun yan. So huwag mo sabing alam mo yung bagay na hindi mo alam. That is humility. Amen? Amen. Ngayon lang naman yan, pag nagpatuloy ka, maniwala ka, makikita mo yan, mag-i-increase yan. Knowledge man yan or kung anong bagay. Tapusin natin ito, Matthew 13:14. Another example na humility po. May basa kayo rin. There you go. "But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me." Okay, so sino nagsalita? Sino kausap niya? Si Jesus. So alam niyo ang ginawa ng Panginoon dito. Pareho silang humble eh. So, pero tingnan mo si John. So si Jesus, humble din siya. Eh siya nga ang Panginoon ng lahat. Pero nung time na yon, sabi niya kumaya, yan, sinabi niya sa 15, sabi niya, "Hayaan mo na, i-baptize mo na ako. Kasi pag ginawa natin to, pinufulfill natin lahat ng katuwiran." Amen? So, kaya, ganun po yun. Na-baptize na ba si, like, di pa, no? Ayan, yan ang sinasabi dito. Si Jesus mismo nagpa-baptize. Ba't ganun? Kasi righteousness daw yun yung tama niyang gawin. Okay? So, kaya sila mo si Jobel, nagpa-baptize din. Kaso, natuloy-tuloy, no?
Anak, yun ang panalangin namin. Okay, ganun po kasi yan. So, sumunod ka na rin lang, isa sa pagsunod sa Panginoon, magbabaptize ka. Hindi ko maintindihan kung ako lulubog sa tubig. At ganun. Sanay ako sa tapo lang eh. Yun ang nasama sa Bible eh. Baptize, immerse. Okay? So, kailangan mong gawin yon, maintindihan mo, hindi. Yun ang utos ng Panginoon. Kaya sabi dito, magpapakita yun ng humility ni Jesus. Pero again, balik tayo ha. Sinasabi yan dito, si John din. So, alam niya ng Panginoon ang Panginoon, kasi babaptize niya para naalala niyo yung kokorona. Sino mas mataas ang authority yung nagkokorona, ikokoronahan. So yun, nagkokorona. Ikaw ang hari at hindi siya. Sino mas mataas sa atin? Ako nagkorona sa iyo eh. Sino mas ako? So ganun yun. So, pero si John, alam niya yun, naramdaman niya, ba't kita ibabaptize? Ikaw dapat nag-officiate ng kung anumang ordinance ng Diyos. Ikaw dapat yun. Kaya sabi niya, gawin natin. So, ginawa nila. Ito niya yung humility. Sunod lang sa righteousness ng Diyos. Kung anong kailangan gawin. Anong kailangan gawin. Linis ng CR, ang kaninang station natin. Di sige, wala nang gagawa. Okay, dumi na. Anong gagawin ko? Ako, ano ako dito? Laki na akong baptize eh. Tapos ako pa magagawa niya. Ay ako, ano na ako eh. Professional na ako eh. Bayaan mo si ano dyan. Eh, minsan niya, kailangan niya na makita, ikaw, na gawin yun, at later matututo siya. So, pwede ba yun? Maging humble tayo? Amen. Katulad ng Panginoon natin dyan. Bilang mga Baptist, John the Baptist. Yeah. Next is, ito naman po, ito ay official na mataas. Mataas na official. Ito niyo ba yung mga officialis ngayon? Nangyayabang yung nilata, again ha. Pero isa sa mga karakteristik siya kasi mayabang, may baril, sila may baril, tayo wala. Pwede tayo magbaril, meron mahal. Anyway, mayabang yan, karamihan dyan. Ito pang centurion, pakibasa nyo. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. Okay, ito mo yung kwento po na isang centurion, meron siyang tapat na nagpaglingkod, gusto niyang gumaling. Alam niya kahit anong taas ng posisyon niya, siguro mayaman din to. Pag centurion, 100 soldiers yan ha. Mataas ang rango niyan. Okay? So pero nga, hindi niya, alam niya na hindi niya kayang pagalingin yun. Lumapit ngayon sa Panginoon, I believe, nabalitaan niya na rin. Yung Panginoon, talaga makapangyarihan. Lumapit siya, ngayon, naintindihan niya eh. Sabi niya, naniniwala ako sa iyo, Lord, pero hindi ako karapat-dapat na pumunta pa sa aking bahay. Yung sabi niya, under my roof, pumunta sa bahay ko. Ganyan po tayo, karapit, pinatawag ka. Sinong boss doon, pinatawag ka? Pinatawag. Ngayon, pag ikaw naman yung kailangan pumunta kung saan, so ikaw, parang nakahiya, parang inuutusan mo siya, eh parang kung mas mataas siya, hindi mo utusan. Kaya parang sabi ito, Lord, hindi nga ako karapat-dapat eh. Yun, nakikita niya yung kasalanan niya sa Panginoon. Amen? So, nakakaya naman, Lord, na parang papuntahin pa kita, utusan pa kita, pagalingin mo lang. Kaya sabi niya dyan, bandang huli, sabihin mo lang yung salita. Ang ganda ng faith niya, di ba? Nainiwala siya kay Jesus, pangalawa, pati sa salita ng Diyos. Kaya tayo, pag di tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, nagtitiwala ka ba sa Diyos? Parang hindi, di ba? Minsan, oo, minsan hindi. Hindi ganun ka, ano. Pag nagtitiwala ka talaga dito, hindi ka makakalimutan to. Kailangan, basahin ko na naman to. Kaya, example ako, minsan, paulit-ulit na eh. Kasi may hindi pa ako nakakuha, may hindi pa ako naintindihan. May mga bagay na malalim, pag second, pang sampung basa mo, sa kabilang makikita, hindi ba basahin ko ulit? Tsaka yun ang utos eh, day and night daw, meditate upon the word of God. Sunod ka lang. Amen? Dahil makapangyarihan na salita ng Diyos, itong taong to, alam niya eh. Eh sabi ng Lord, okay na, kaya naman po, punta ka pa eh, kung taga-san ka pa. Eh si Jesus, alam niyo gano'ng ka-busy si Jesus, di ba? Mag-press dito, papagaling dito. Galing nito si Tony, kaya sabi, Lord, sabihin mo lang yung salita, gagaling na yun, alam ko eh. Nangyari sa kanya. Nakita niya yung humility, official to, 100 at least, ang tao nito, mga soldiers, mataas ang huli nito, amen? Kaya siya nagpakababa, and therefore, yung kanyang petition ay natupad. Amen? So, humility.
Next is, yan, sabi niya dyan, I am a man under authority. Next, ito po yung, ito rin, humility rin po ito, yung, may sakit yung anak niya ba ito? Nagkakamali. Okay, yung anak niya ay may sakit. Ay, basa niyo po yung sinabi niya dito. Ready, go. She said, "Truth, Lord, let the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table." Okay, so kinuha kong para ng babae yung sarili niya sa isang aso. Actually, si Jesus ang nagsabi na, nag-illustrate si Jesus, again, yung sinabi ng aso. Ha? Sa tamang interpretation nito, sinusubukan niya po yung mga disipulo niya. But anyway, muna tayo sa nabasa natin. Sabi ng Panginoon, ba't kita tutulungan eh, yung mga pagkain dapat lang sa anak ko, yung sinasabi niya eh. Okay? So yung mga, hindi ka dapat makinabang sa pagkain ng mga anak ko. Okay? Hindi na pwedeng ibigay sa'yo. At parang minuko pa na sa aso. So pag ikaw ganun, humingi ka ng tulong. Mare, si Jabal. Si Jabal, bago ito, makakaupin. Si Christian. Mare, si Christian ay hihingi ng ano, kunwari, si Daddy. Kunwari, si Daddy, kailangan ko ng ano, tabaho. Kunwari lang, ha. So, pwede pong bigyan mo ang tabaho dyan, kahit kundi lang. Ay, sabi ni Daddy, kunwari lang, ha. Real estate lang ako. Ano bang alam mo? Wala ka bang alam, ha? Gidemat ka ng sweldo. Tulong-tulong ka muna, ganyan-ganyan, ha? Alam eh, ganyan ang kunwari. Anong gagawin mo? Kailangan mo talaga ng pabaho, ha? Ganyan mo. Iyabang naman ito, huwag na nga, doon na ako sa iba. Minsan, ganun tayo, di ba? Pero parang kung totoo yung sinabi, ganyan, totoo talaga, wala kang alam. Di ba, sa US na kahit dito sa Pilipinas, dinidimad ng mga komunista yung ano, yung tinatawag na minimum wage. So, in a way, maganda yun, pero in a way, hindi. Kasi ang kawawa doon actually yung mga small businesses and then yung mga tao rin. Sa halip natanggapin siya, hindi ka natanggapin kasi minimum wage, hindi ko kaya bayaran. Hindi lalong din natanggap yun. Ako, di ba? Medyo bilis ha. Pero kung ano yung deserve mo, tinawag siya ng Diyos o hinalintulad siya sa aso. Pero sinabi niya, totoo yan, Lord. Hindi siya nagtampo kasi alam, nagtitiwala sa Diyos, mabuti ang Diyos. Ganon din tayo, men. Pag may narinig ka dito, binasa sa Bible, gano'n naman talaga. Bastos ka, tamad ka. Ang hina mo. Ayoko na nga dyan. Hina ko daw. Ayun lang, totoo. Hindi ka nga dinidirekta. Pinapangaral lang. Tapos pag nakita mo yung sarili mo doon, ang hina ko pa talaga. Wala pala akong pananampalataya. Sinungaling pa ako minsan. Minsan madalas. Minsan mayabang ako. Nakita mo yun. Ano sabihin mo? Kung humble ka, tanggapin mo. Totoo, Lord. Totoo naman eh. Oh, pero meron din siyang paningit. Maganda dito, magaling dito mabahay. Sabi niya, totoo na hindi dapat sa akin yung tinapay, pero Lord, kahit hindi yung buong tinapay, ang gusto ko lang yung nato. Kasi siya naman siya, tapon ng tapon yan eh. Eh nakita ko nga rin ni, ano, Eze, uy, sayang naman yun oh. Tinapon lang ni siya na, unari lang ha. Sayang naman yun. Kaya minsan may mga ganun katayuan tayo minsan. Kami, parang bilang ano, yung mga boss namin, yaman yan. Kasi ano, maghihintay na kami. Kaya kahit saan. Kaya okay lang yun. Magpaka, tapat ka lang, magpaka totoo ka, at maging humble ka. I mean, hindi ka, eh dapat pareho kami ng ano eh, may mga ganun kasi mga komunista ba. Diba? Again, binabanatan natin minsan si Bill Gates, hindi dahil mayaman siya, nahingit tayo. Amen? Ang binabanata sa kanya, yung mayaman na siya, gusto nyo pa ng sobra-sobra yaman at control. Okay, yung binabanata natin, hindi tayo nainggit. Marami mag-record dito. Ikaw ba sa rin? Ano nga si Bill Gates? Eh, komunista ka ba? Hindi. Okay. So ngayon, yung sasabihin yan. So, kung ano yung sa atin lang talaga, kung hindi nyo tayo masyadong magaling, makontento ka na sa ano yung para sa'yo. Amen. Physical yun ha. Pero dito, again, kailangan na kailangan niya eh. Alam niyan, Panginoon, makapangyarihan, binuhay yung patay, hindi lang isa, dalawa. Nag-iisip itong, anak ko may sakit. Lord, pwede ba, kaso hindi siya Israel.
Pwede ba, Lord, pagalingin mo to? Alam ko, kaya mo eh. Tayo mo binubuhay eh. So nakita ng Panginoon na kayo pala ng pala tayo dahil, again, humble siya. Kasi kung nayabangan sa Panginoon, iniwanan niya na yun. Amen? Naging bitter na siya. At isilaan niya na yung Panginoon. Yabang yun. Ilalaman niyo, yabang yun. Tumawag akong aso eh. Sa halip na magpa-humble siya. So yun yung maganda ginawa niya. Next is, alam niyo sa po ko? 1 hour and 1 minute. Last na lang to. Tapusin na natin dito sa last example natin. Kilala niyo po si Paul? Yun na si Paul. Ang pinakadakilang apostol, pwede ako sabihin yun, ah, kasi nga sa dami niyang ginawa. Pero ano sabi niya, noong na-recognize niya na siya ay makasalanan, so itong panahon na to ay marami na po siya nagawa. Okay, sorry, mali. Basa po, ready, go. This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Okay, so ito pa sinabi faithful saying, napakatotong salita nito, ha? So abangan nito, ano sabihin niya? Ang Panginoon ay naparito upang iligtas ang mga kasalanan, ang mga makasalanan. Totoo naman yun. Pero pansin niyo, sabi niya, of whom I am chief. Tandaan niyo po yan, kahit sino ka pa, especially ang mga pattern niyo talaga sa pastor eh, di ba? Kaya ang hirap maging pastor eh, makita ka ng medyo kayabangan dahil na may piso, di ba? So kaya, ito naman, totoo naman si Paul. Alam niya naman talagang loko-loko naman siya eh, di ba yung nalito rin sarili ko sa akin, talagang loko-loko siya, amen? So in a way, ganun din tayo. Kaya ang gusto na sabihin dito, nagpaka-totoo siya sa Diyos, sa ibang tao, and therefore, ano nangyari kay Paul? Gusto tayo? Pinagpala ng Diyos ang kanyang ministry. So, kaya hindi siya mayaman. Pero pang mayroon, wala kang ano, hindi matatanggi. Si Paul ay parang wow. Kilala mo po si Peter? Oh, kilala mo si Paul? Oh. Kung alam mo, yung ginawa niya, nag-establish ang maraming church, dami sinulat na epistle, kilala siya. Halos pag nag-code ka sa mga letters, sa kanya yung galing. Obviously sa Panginoon, pero ginamit si Paul. Hindi niyo may sabihin ng kailan, hindi niyo may tindihan yan eh. Yung mga salita niyo sa mga na, gamitin ka ng Diyos. Ano yung sabihin nun? Padal ko nag-gets yun, yung mga kung bakit. Hindi niyo masyadong ano rin. Pero nakuha ko yung sabihin, ang daming pwedeng gamitin ng Diyos. Bakit ka gagamitin ng Diyos? At yung iba naman, ginamit, medyo lang, di ba? Ikaw talaga, matulad nga ni Paul, ay pambira. Siya na yung naging bida from Acts. 11 on March, di ba? Nagkakamali. So, amen ba? Amen. Isa sa mga tis, aminin natin ha. Now, hindi lang naman kasi ito, madali lang sabihin. May mga, especially mga Pentecostal, ang gagaling din yun. Gagaling magsalita. Inaamin ko mga kasalanan ako kasi nga sinasabi ko nga lalo eh. Di ba? Sinasabi lang. Iba po yung sabi kahit po si kahit sinong kulto dyan, sabi niya ang tao na, lingkod ako ng Diyos. Kaya hindi nyo ibig mong sabihin sa talagang lingkod ng Diyos. Kasi nga, tingnan mo, kung lingkod ka ng Diyos, ano ba ginagawa mo? Eh, yun. Yung sabihin, lingkod ako, oh, lingkod daw siya, humble yun. Oh. Iba naman yung ginagawa niya. Nagpapayaman siya sa ministry. Lingkod ng Diyos. Really? Hindi nyo po yan? So sana tayo matutong lingkod ng Diyos. At ganun din eh. Parang chicken and egg yun eh. Magpaka-humble ka muna, gagamitin ka ng Diyos. Kung hindi ka humble, hindi ka gagamitin ng Diyos. Pag ginamit ka ng Diyos, magpaka-humble ka ulit para tuloy-tuloy yung cycle. Tapos dadagdagan ka pa. Amen? Parang si Paul. Nagpaka-humble siya, inamin niya kasalanan niya. Alam niyo na, naglingkod sa Diyos. Tapos habang naglilingkod sa Diyos, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy, magtapat. Kahit nagkaroon siya ng opportunity na yumaman. Yung panahon na yun, talagang ano na siya eh. Pina-follow na siya. Pero nakilala niya ang Panginoon. Si Jesus nga, nagpayaman eh. Ako pa. Di ba? Kaya, yun, ang ginawa niya. Nag-lipod lang sa Diyos. And I hope, again, ating series ng humility and pride. Iwasan natin ng pride ay magpaka-humble. Amen? Marami pa pong ano to, marami pa. Makita sa nawa natin ang ating sarili. Sa harapan ng Diyos na minsan mayabang nga tayo. Nabanggit ko last time, yung kahit yung mga, yun, ang di nakikinig. Ba't yan di nakikinig? Alam po na yan eh. Yabang. Hindi ako atin. Pwede naman ako matuto, magbasa lang ako ng Bible. Eh.
problema, isurvey mo yung mga nagsasabi nung hindi nagbabasa ng Bible yun. Kasi pag isa mga ano dito, puro ganun eh, puro attend, aral, fellowship. So, kung binabasa mo yun, wala ka sa church, really. Amen? Yun ang mga humble. Amen. Ako lang, gusto kong makinig na lang dyan. Enjoy ako na sabi nga sa inyo. Ay, tanongin niyo pa si Pastor pag nakiuwi niya, tatanungin ko lang. Pero anniversary natin, di ba? Sinabi niya kasi yung totoo. Sabi niya, yung sis, hindi ko alam kung papastol yan. Sinto lang ako para kung si Joshua. Hindi ko papastol si Joshua. Pero ganyan, ganyan lang. Ganyan lang ako, basa-basa. Ano daw sabi? Ano sabi ni Pastor? Amen? Ganda nun para dumating, o sakaling dumating, again, ang ministry hindi lang magpastor, okay? Pero napakahirap niya, pero masaya na mahirap. Alam, siguro doon mong gusto ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Walang pastora, ha? Okay. Pero maganda rin yung, ano, si Mamiya, di ba? Dito mo sa tinataas, kanina, pag-alitan mo, pwede. Pero kahapon, ang realize yun, ang hirap ng ginagawa niya. Kaya niyong gayahin yun? Iyan nyo, galalad nyo, di ba? Pag alam mo kasi wala kang ginagawang masama, wala kang kakahiya. Biroin mo, hinatak yung biro na kilala. Atin ka na sa church! O sige po. Atindi, no? Si Laikan dito, salamat, no? Hinatak na, no? Sana maging mamayan to, maglaki. Gusto mo ba? Mas matindi pa, no? Jobal, ano kaya to? Tapat lang kayo po. Sana na itidiyan niya sabi natin. Tundang muli tayo po ay asa lang sa Diyos. Amen? Okay, let's pray. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Again, napakaraming example. Punong-puno kami ng example, Panginoon, ng humility. Ganun din pong pride later. Patapin namin. Of course, hindi namin gusto makita. At in the end, Panginoon, ay makita mayabang pala kami, Panginoon. Patawarin niyo po, Lord, kami. I'm sure to some degree, ganyan po kami. Lalo sa church, Panginoon, huwag niyo na kayong tulad, Panginoon, na dito na, nasa church na ka, naglilikod ngayon, kaya pa nga sa kami. So I pray na ayusin niyo po ang aming spirit. Tuloy, Panginoon, tulungan niyo po kami. Alamin namin yung role namin bilang anak ni Panginoon para mas palain niyo kami, Lord, personally. And then, ganyan po ang ministry, ano yung role ng bilagang para namin dito. In humility, Panginoon, kami po yung papalain niyo at gagawayan. Katulad ni Paul, Panginoon, ibigay ang victory na mapapansin na lang namin, doon na pala kami, Panginoon. So, pray na yun po ang malaging mag-gabay. So, mga nakabalik, Panginoon, na sa lahat po sa kanila, gabay niyo po lang sila. Gabay niyo po kami, Panginoon, yung mga salita. Wala ma-directly po lang sila sa yung tamang gagawin na sa buhay nila, plano, and then execution. Salamat po lang kayo, manalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.